Ang kasaysayan po ng online gaming, ito pong mga internet gambling po na ito, ay actually matagal na. Ito po ay nagsimula sometime in 2001 or early 2000. Pero ito po ay talagang naka-underground lamang kasi talagang mahigpit po ang pagbabawal ng mga nakaraang administrasyon para po sa mga ganyang illegal na aktibidad. But unfortunately, dahil nga po nagkaroon po tayo ng pangulo na nagngangalang Rodrigo Roa Duterte, taong 2017, ito po ay kanyang in-empower. Naging de facto policy po ng Duterte administration ang tinawag na FOGO, Philippine Offshore Gaming Operators. At ito po ay nagke-cater sa mga sugal na ipinagbabawal sa mga bansa katulad po ng China at iba pa. Ang nakalulungkot, kaibigan natin ng China, sabi ni Rodrigo Duterte, pero yung ipinagbabawal doon sa China, pinahintulutan po nila rito. At according kay Winston Casio, the heydays o ito po yung successful days ng FOGO sa Pilipinas ay taong 2019. Ito po yung pinaka-successful na operasyon ng FOGO. At ano po ang komento diyan ni Rodrigo Duterte nung ang FOGO po kinalaunan ay napag-aalaman na nagdudulot po ng hindi magandang epekto sa ating lipunan at iba-iba pang mga kriminalidad. Sabi niya, FOGO is good. O baka sabihin po kasi ninyo, tayo po yung nagsisinungaling dito. I-play po natin yung FOGO is good by Duterte. So, i-play po natin ito. Pakinggan po ninyo ang sasabihin dito ni Rodrigo Duterte at sa mga nakalaang balita, ano mga tol? Hindi ganyan talaga na wala raw pong mali sa kanyang naging desisyon na i-allow ang FOGO dito sa Pilipinas. Ayan, pakinggan po ninyo ito. Ang trabaho, gaya ng FOGO, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung FOGO na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila, but it employs something like 20,000 dito sa Maynila. Dito lang yung FOGO. Walang pera dyan. Talaga. Walang pera, pero nadula si Harry Roque na cash resource ng presidente. Ayon mismo kay Harry Roque, yan, quote and quote tayo dyan, yung FOGO. Pero binawi niya rin naman kasi nadulas lang naman siya eh. Tapos ngayon, ito pong si Harry Roque, napag-alaman din po natin na talagang haharap na po ito sa samut-saring kaso, mga tol. At dito, sa pagkakataong ito, pakinggan po natin at reaksyonan po natin ang interview ni Christian Esguerra. Audio na lamang po ang ipapadinig ko sa inyo, mga tol, kasi I'm not sure kung si Christian Esguerra ba ay nag-strike ng channel. Pero marami na rin naman po tayong pagkakataon na ginamit ang kanyang YouTube channel. Pero sa ngayon, siguraduhin na lang natin na hindi tayo ma-strike. Kasi actually, ang fair use, okay naman. Pero kahit may fair use, kung gugustuhin kang i-strike ng isang channel, pwedeng mangyari. Nakita na po natin yan sa mga nakalipas na events sa mga kapwa nga natin content creator. Ginagawa pong i-strike yung kasamahan natin. Nakalulungkot kasi dapat walang ganon. Mas maiging sabihan mo na lamang yung tao na wag mo nang gamitin yung video ko kaysa i-strike mo yung tao dahil malaki po yung mawawala dun sa tao, yung engagement niya and somehow pati yung kanyang productivity mawawala. Dito po sa page natin at channel natin, wag po kayong mag-alala. Ang lahat naman po, isegue ko lamang ng bahagya, ng video po natin ay free to use. Ito po ay nakasisi. Ang ibig sabihin po nun, Creative Commons. Ang Creative Commons po ay isang lisensya sa YouTube na ipinagkakaloob ng content creator na gamitin po ng iba. Kaya wala po kayong iintindihan na i-copyright strike ko kayo, i-copyright claims ko kayo, kung gagamitin niyo po ang video ko, okay na okay po ito. See to it lamang na wag po kayong ma-demonetize kasi kawawa naman po kayo pag na-reuse po kayo.
Ayun, puntahan po natin ang interview na ito ni Christian Esguerra. Maraming salamat, Vilma Concepcion. Puntahan po natin yung PAOC, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. At kumustahin po ba natin kung ano po yung mga developments nila recently. I'd like to welcome again to our program, yung tagapagsalita po ng PAOC. I'd like to welcome again to our program si Mr. Winston Casio. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Yeah, good evening, Christian, at sa mga masugid mong mga Factsnatics, no? So they're all over the world. May ganun pala, no? Factsnatics. Eh dito sa programa natin, may nagalit sa akin before. Ang sabi sa mga manonood natin, Topwanatics, eh. Pero wala pong ganun, ha? Lahat po tayo hindi nandirito dahil lamang sa dahil sa akin, kung hindi kayo po kayo nandirito, dahil po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pagka, alam po ninyo, wag naman ha, pinaputulan ko po itong buhok ko, eh sigurado, hindi na kayo manonood sa akin. Pero naniniwala ako na itong buhok ko hahaba po ito hanggang 2028 sapagkat si Pangulong Bongbong Marcos, sa aking paniniwala, sa aking isipan at nararamdaman ko sa aking puso, siya po ay may tunay na malasakit, pagmamahal sa bayan at sa ating mga Pilipino. Kaya hindi po yan gagawa ng ikasasama po ng bansa at ng bawat Pilipino. Salamat, sir. Medyo ano yata, medyo malabo yung ano nyo, yung dito, yung screen nyo, pero malinaw naman po yung audio nyo. Anyway, pwede natin mairaos itong discussion na ito. So yun po, meron na pong order yung ombudsman, no? Dito kay Mayor Alice Guo. Ang tanong ko po ay, nasa na po ba itong si Mayor Alice Guo? Alam mo, sabi nung kanyang abogado, si Attorney Stephen David. Update muna tayo kay Mayor Alice Guo kasi binanggit dito eh. Si Mayor Alice Guo po ay dinismiss na po bilang mayor ng Municipality of Bamban. Meron na pong kautusan ang ombudsman at yan po ay immediately executory ayon po sa ating Commission on Elections. Kahit meron po silang legal pang mga ways para po questionin ang desisyon ng ombudsman, immediately executory po yan. That's why the other day, our beloved Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, na kung sakaling tatakbo sa pagkasenador ay kasama po sa aking listahan, ay ipinanumpa po yung isang konsehal sa Municipality of Bamban. Bakit po konsehal? Eh, ang order of succession dapat po vice mayor. Ang problema po kasi yung vice mayor po ng Bamban ay kasama po sa nabigyan po ng preventive suspension for 3 months. After po ng kanyang service of that preventive suspension, siya na po ang hahalili bilang mayor sa nabanggit po na munisipalidad. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Siya naman daw po ay kumbinsido na nasa Pilipinas pa yung kanyang abogado. We're also fairly convinced. Sabi ni Aling Roda, sir, huwag kayong magagalit. Tatanong lang po, Becky po ba kayo kasi nagbubuhok babae po kayo? Ay, bakla talaga ako. Bakla talaga ako. Aling Roda, bakla po talaga ako. Pero dapat tinatanong niyan kay Harry Roque. Ha? Tuloy po tayo rito. Vince, nandito pa po siya. No, kaya lang, ang daming leads na sinusundan namin. So, kami naman ay kumpiyansa doon sa salita ng kanyang abogado that she's still here. Again, as far as the BIA is concerned, wala pa pong Alice Leal Guo or Guwaping na lumalabas ng ating bansa. Kung ganun po, what do you think, why is it taking too much time for authorities to actually locate Mayor Alice Guo? Well, I could not speak for the other agencies, but as far as the Bureau of Immigration is concerned, hinahanap naman po namin siya. As far as the Office of the Senate Sergeant at Arms is concerned, hinahanap din po siya. So kami, yung tatlong ahensya ay masugid naman yung aming interaction, pag-uusap. So we're just hoping that the other agencies of government would also do their share in looking for this person. Makikita pa kaya si Alice Guo, mga tol? Baka pinapatay na yan. Alam niyo naman yung godfather na sinasabi, bagamat hindi natin mapapangalanan, ay napaka makapangyarihan. Eh kapag ka nahuli si Alice Guo, baka magsalita kung sino yung godfather. Pero tingin ko buhay naman si Alice Guo.
Talagang hindi lamang po yan susuko dahil alam niya na ang kanya pong kahihinatnan ay pagkakakulong. Dahil una sa lahat, meron pong naisampa na rin kaso sa kanya for tax evasion. Bagaman, yan po ay bailable. Still, kapag sumuko po siya bago pa siya makapag-bail, baka lumabas na po yung warrant of arrest naman niya para po sa kasong human trafficking or anti-trafficking in persons. Eh, pag nangyari yon, pag malakas ang ebidensya, wala pong piyansa. Kaya yung mga sa tingin nila talaga naman sila yung nakagawa ng krimen, hindi po yan susuko. Wala po tayong ibang tinutukoy kung hindi, syempre, yung mga nagtatago ngayon sa batas. Alam po ninyo, itong sina Gerald Bantag, for example, except na natin si Arnulfo Teves kasi nasa Timor-Leste naman yun. Yun nandito lang sa Pilipinas. Si Arnulfo, si Gerald Bantag, si Apollo Quibuloy, bagamat hindi tayo husgado at hindi naman tayo batas, pero sa aking paniniwala, yan po ay may mga kasalanan. Kasi ang normal po na isipan ng isang tao kung wala kang kasalanan, haharapin mo yan kahit makulong ka. Katulad ng ginawa ni Leyla de Lima, hindi sa itinataas ko si Leyla de Lima rito. Pero alam nyo po, si Leyla de Lima, kung tutuusin, kaya niya magtago with her resources. Kaya niya magtago. Pero mas pinili niya pong harapin ito kasi sa paniniwala niya, wala siyang kasalanan. At eventually, after 7 years of imprisonment, napatunayan na walang kasalanan itong si Leyla de Lima. O, ituloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. Sapagkat matindi po ang pananagutan niya sa ating bayan, kaya hindi natin pwedeng pabayaan na lamang siyang makahulagpos dito sa kamay. Natawa ako dito sa galit nitong si Ray Amor eh. Sabi sa akin ni Ray Amor, hayop ka, top one, punyeta ka, hinayupa ka. Natatawa ako sa inyo kasi binibigyan nyo ng stress ang sarili ninyo, mga tatanga-tangang DD shits eh. Alam ninyo, para hindi kayo nagagalit, biruin nyo, ang aga-aga, magtatanghali na pala, eh, galit na galit kayo sa akin. Sino ang talo? Hindi nyo naman ako matatalo dito, hindi nyo ako mapipikon kasi may pangako ako na pagka napikon si Top 1 sa inyong mga bashers, bibigyan ko na 100,000 pesos. Diba? Kaya lagi kong iniisip yon, hindi ako pwedeng mapikon. Kahit anong sabihin nyo sa akin dyan, mga DD shits na mga bobo at tanga, hindi nyo ako mapipikon. Pero anyway, salamat po sa inyo dahil po sa inyong kabubuhan at katangahan, eh kahit paano nadadagdagan ang viewers po ni Top 1. Ay na justicia. Okay, just to be clear, yung pagtugis sa kanya ay kaugnay dun sa hindi niya pag-appear doon sa Senado. Tama po ba? Tama po yun. Tama po okay. Yun. Pero in the meantime, ano po ba yung update doon sa mga kasong isinampan nyo na laban kay Mayor Alice Guo? Ano po yung status na? Una, submitted for resolution na po sa panel of prosecutors yung aming isinampang qualified trafficking in persons laban kay Alice Guo at doon sa kanyang mga kapwa akusado. Dapat malaman ng sambayanan na ito si Alice Guo. Napakahalaga kasi nitong pinag-uusapan nitong si Christian at saka si Winston eh. Alam niyo mga tol, si Alice Guo kasi related ito doon sa Bamban Scam Farm. Ano yung nasa likod mismo ng municipality of Bamban, ng municipal hall ng Bamban. Tapos yung scam farm na yon diyan sa Bamban, eh related din po doon sa tinuring ng ating gobyerno na most prolific and notorious Pogo Hub. Ang tinutukoy po natin yung Lucky South 99. Kaya napag-uusapan tuloy si Alice Guo dito kasi pag pinag-connectan nyo na po ang mga dots na yan, it boils to the point na meron talagang malaking tao sa likod nito. At I do not know kung ano yung sinasabi ng litratong kumalat dati. Diba? Tingnan nyo natin yung litratong kumalat dati na yon. Alice Guo and Rodrigo Duterte. O, di ko sinasabi ng ang godfather si Rodrigo Duterte ha, ipinapakita lamang natin ito pong litrato na ito. Yan o. Ito pong litrato na ito ay kuha po ito, una, hindi alam ng mga netizen eh. Sa isang bahay na napag-alaman natin, akala natin nung una pala ay bahay ni Alice Guo. At bakit nagpunta doon si Rodrigo Duterte? Pero nag-live streams itong si Senator Bongo.
na sabi niya, buhay na buhay si Rodrigo Duterte. Kaya ipinagmalaki niya yung kalakasan ni Rodrigo Duterte na buhay sa kanyang live streaming. Ito pong photograph sa baba na ipagkumpara tuloy ng netizen. O, na ang mga kortina, ang hanger po nito, ang kulay po ng dingding, ang mga litrato na makikita po sa dingding, ang relo, ang hugis po ng mga muebles sa kisame, even sa live stream ni Bongo, kung makikita po ninyo, yung tiles ay parehas. Kaya, kinonclude po ng netizen na ang bahay po na ito ay kay Rodrigo Duterte at kinalaunan. Wala na silang magawa eh. Inamin talaga ni Rodrigo Duterte na nagpunta nga si Alice Guo sa kanilang bahay. Pero ang kanyang dahilan, para daw po yan sa Lakbay Eskwela. Nagtataka lamang ako, bakit kung Lakbay Eskwela, eh, ang mga kasama ay mga personalidad na nakikita po ninyo dito po sa photograph na ito, which is parang anlayo naman sa kanyang mga sa kanyang naging dahilan. Anyway, kayo na po ang bahalang mag-isip diyan. Pero again, hindi ko sinasabi ha, na godfather ng Pogo itong si Rodrigo Duterte. Patuloy po natin pakinggan ito pong si Christian at si Winston. Ay hindi po nagbigay, winave po niya yung kanyang karapatan na magbigay ng counter affidavit bilang sagot doon sa aming isinampang asunto laban sa kanya. So siguro, we would expect the panel of prosecutors sa Department of Justice to resolve, to come up with a resolution in the next few weeks siguro para tuluyan na malabasan ng asunto, na I mean ng warrant of arrest to si Mayor Guo. And as expected, eh, na-file na rin po siya ng tax evasion cases kahapon. No? Nasampahan na po siya ng tax evasion cases, case pa lang, isa pa lang, in relation doon sa pag-divest niya ng kanyang share sa Baupu for her failure to pay the capital gains tax. Pangalawa po yun. Then, pangatlo is, alaman naman natin na umuusad na po yung pagkansila sa kanyang birth certificate. So anytime soon, technically, hindi na po talaga siya Filipino, di ho ba? Then, yung ombudsman, nakita mo naman, she's already been dismissed from her post as Mayor of Bamban. Isa na lamang ang inaantay namin from our end, Christian, which is the filing of the money laundering charges against her and her co-conspirators. Okay. Okay, lagi natin nadidinig ang money laundering ano, at makailang beses na rin po nating ipinaliwanag ito sa ating mga programa. Pero uulitin ko lamang po talaga kasi marami pa rin po sa atin ang mga bago dito sa programa at perhaps baka hindi nyo pa rin po masyadong naliliwanagan kung ano po ang ibig sabihin ng money laundering. Sa madaling paliwanag, ang money laundering po ay parang paglalabada. Diba, ang damit po natin kapag kasinuot po natin ay dumudumi at bago po natin ito suotin at ipresenta sa publiko, syempre kailangan malinis naman. Ganon din po ang pera. Lahat po ng mga pera na naging produkto ng illegal na aktibidad, yan po ay itinuturing na madumi. Illegal po. At para po magamit ito bilang malinis na pera at maging legal, daraan po yan sa proseso na tinatawag pong money laundering. Meron pong tatlong phases po yan. At yung tatlong phases po na yan, kapag ka napagdaanan and eventually luminis na, magiging lehitimo na po yung pera. Ang pinaka-common na money laundering activities, mga tol, ay sugal. Ano? Online or casino. Kasi gagawin po ng mga launderer ay may mga kasabwat po yan sa casino, tapos palalabasin nila na sila po yung nagsugal at kapag ka nanalo, pag ang panalo kasi sa casino ay itinuturing na pong malinis na pera. Kaya dito makikita po natin yung connection, mga tol, ng money laundering sa mga activities na ito diyan po sa mga individual na pinag-uusapan katulad po nitong si Mayor Alice Guo, dahil hindi maikakaila na ang deklarasyon po nitong si Alice Guo o Guo-Wafing ay napakayaman pero hindi maipaliwanag kung saan po nalihitimong kaparaanan ng galing ang kanyang yaman. Okay, tuloy po natin ang pakikinig dito. Itong tao dito, somewhat saring kaso na isinampa at saka pagtugis dito kay Mayor Alice Guo,
Can you talk about the impact of this dito po sa bigger crackdown ninyo dito sa mga Pogo syndicates? Gaano po ba kalaking impact na natanggal dyan si Alice Guo tapos nahaharap siya sa iba't ibang mga kaso? Alam mo, Christian, this would create a chilling effect. Chilling effect na no one is above the law. No matter how much money you have, no matter how much influence you have in government, kapag ginamit ng gobyerno lahat ng instrumento meron sa kanya para papanagutin ka, talagang mananagot ka. So lahat ng mga boss ng mga Pogo na nandiyan, nagkalat pa at nagtatago pa at nagbabakasakali na hindi tuluyang may papasara ang mga Pogong ito, magdalawang isip na po kayo, mag-isip-isip na po kayo kasi tutugisin po kayo ng batas, hindi lamang po ng PAOK, ang DILG at saka yung PNP, naglabas na ng kanilang mga memorandum para tuluyan na rin mahanap itong mga Chinese bosses na ito. So yung task force schemer, anytime soon, mag-operationalize na po yan. Yung National Bureau of Investigation, they're also operationalizing. But more than that, ang pinaka-importante dito, Christian, is this. We don't confine ourselves doon sa mga maliliit na mga tao, yung mga ordinary workers, no? We go beyond the ordinary workers. We go beyond the managers, the middle managers. We're going after the tentacles, the heads of the heads of the criminal organization. Yun ang hinahabol natin ngayon. Nandiyan na tayo ngayon. So, ang tanong, sino kaya yun, mga tol? Babanggitin kaya rito ni Winston Casio? Unfortunately, hindi. Pero maganda yung mga line of questioning dito nitong si Christian kasi hindi man binanggit nitong si Winston, parang lumalabas naman sa mga katanungan ni Christian na yung tao na yon ang godfather. O, tuloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. So, we're closing them down, but as we close them, inahabol natin yung mga Chinese bosses so that maturo ng mga bosses na ito sino yung mga Pilipino na nagkanulo sa bayan, na nagbenta sa bayan natin. So, nandun na kami sa laban na yan ngayon. Okay. Eh, kumusta naman po itong pagtugis niyo dito sa hindi lang po doon sa mga Chinese bosses, no? Pati doon po sa mga Pilipino na nagbetray sa ating bansa. May maasahan po sila sa susunod na mga linggo na mga makakasuhan ng mga dating mga opisyal ng gobyerno na sa palagay namin ay nagkanulo at nagkanlong sa mga malamang sa malamang si Harry Roque ang isa diyan. Harry Roque, bakit itong mga DD sheets na ito, ako tinatanong kung bakla ako. Dapat tinatanong kanila kung bakla ka. Di ba, mga tol? Tama naman yung sinasabi ko, di ba? Bakit ako ang tinatanong nila kung bakla ako? Eh kung ang basihan ng mga DD sheets na mga tatanga-tanga at bobo na ito ay pagpapahaba ng buhok, di ibig sabihin ba bakla si Freddy Aguilar na sumulat ng kanta para kay Duterte? Common sense, mga tol. Oh, ang basehan ninyo, mahaba ang buhok ni Top 1, kaya bakla ako. Eh dapat, sabihan nyo rin si Freddy Aguilar na bakla siya. O oh, ngayon, siguro nararapat naman din tanungin ninyo kung bakla si Harry Roque. Huh? At Chinese Pogo bosses na mga ito. So hindi ko tayo papayag na hindi ko sila mapapanagot, Christian, kasi they have betrayed the trust that were given to them by the public, by the government, by the state, no? So, kaya usapan namin talaga rin sa task group, hindi kami alam namin it's an uphill battle kasi lagi nilang sasabihin, this is politically motivated. Let me say it again, all our work is not politically motivated. We are driven by evidence. E nandiyan yung ebidensya, sinasampal kami ng ebidensya, alam ka naman magbulag-bulagan tayo, di ba? So, may mapapanagot tayo, may mga kakasuhan tayo, mga dating opisyal ng gobyerno at maaring kasalukuyang opisyal ng gobyerno na nakikita namin na may mga papel na ginampanan dito sa mga pag-proliferate ng mga Pogo na ito. So, binabanggit niyo po mga dating opisyal ng gobyerno na nagkanulo sa ating bansa at kakasuhan niyo, no? Kasama po ba dito si Harry Roque sa mga tinutukoy ninyo? Opo, categorically.
No, sabi ko nga po, hindi naman po namin pinersonal si former spokes, Harry Roque. Tandaan mo, nag-usap tayo, Christian, dito sa programa mong ito. Nung una tayo nag-usap, nakita natin yung mga dokumento, maliwanag na maliwanag yung pagkakasabi ko. We are not treating him as a suspect at that time kasi wala kami nakitang suspicious eh. Papel lamang po sila. Kaya lang nung dumarami na yung papel at may mga tao nag-execute ng affidavit, nagpapatunay ng kanyang partisipasyon dito sa bagay na ito, eh, may ebidensya na kami para magsampa ng kaso laban po kay Ginoong Harry Roque. Nothing personal. Nothing personal. Oh, mga didisits, paano ngayon yan? Yung sinasabi ninyong lalaki na si Harry Roque. Kasi ang isipan ng mga didisits, si top one ng bakla, eh, si Harry Roque, lalaki. O, yung lalaki na si Harry Roque, sasampahan na ng kaso. Anong masasabi niyo doon, mga didisits? Political harassment ba yun? Anak ng teteng na yan. Alam niyo yung political harassment na excuse, gas-gas na yan eh. Lahat halos ng mga nakasuhan sa kanilang mga ginawa, si Gerald Bantag sa pagpapapatay kay Percy Lapid noong October 3, 2022, sinabi na political harassment daw. Si Arnulfo Teves na inakusahan ng pagpapapatay kay Governor Ruel Degamo noong March 4, 2023, political harassment pa rin. Katwiran nila. Si Apollo Quiboloy na wala pa nga si Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas at ngayon inakusahan ng sexual abuse of a minor sa mga nakalipas na taon, eh, sasabihin na naman political harassment. Gas-gas na yun. Ha? Kung political harassment lang yan, di ibig sabihin walang katotohanan. At kung walang katotohanan yan, dapat mag-show up kayo, kayahin ninyo yung walang bayag na si De Lima, pero lumalabas na siya'y walang bayag, literal, pero mukhang siya pa, figuratively speaking, na mayroong bayag kumpara sa mga lalaking ito na tago ng tago sa kasalukuyan. It's just that the evidence warrants that we file these cases against him. Okay. Can you elaborate? Ano po yung mga pagkakaano? Ano yung pagkakasangkot dito ni Harry Roque? Ano yung accountability niya rito sa iniimbestigahan ninyo? Una, Christian, syempre, we're not charging him for lawyering. That's quite obvious. Without preempting our panel of prosecutors based on the evidence that we have gathered from witnesses and from documents that we have, we are very confident, Christian, na makakasuhan din namin po siya nung aming inaakusa dito sa Lucky South 99, which is qualified trafficking in person. Naku! Meron po siyang mga action. Harry Roque, Harry Roque, hihimas ka ng rehas. Alam na alam mo yan, Harry Roque. Alam nyo yung qualified human trafficking, mga tol. Oh, ito, aral-aral tayo ng bahagya. Pero again, hindi po ako abogado, mga tol. Ha? Ako po ay isang nag-aabo-abogaduhan po dito. Ganito po kasi yan. Bakit po nadinig natin yung qualified human trafficking? Ang batas po na sumasakop dyan ay ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Republic Act 9208. Napakaraming amendments po ng batas na yan. Pero nakalagay po doon na kapag ka qualified trafficking in persons, ang qualifications ay sirkumstansya. Ano ba yung mga sirkumstansya na yon? Halimbawa, napatay ang biktima, minor de edad ang biktima, o kaya ang nag-trafficking in persons ay public officer, at iba pa. Marami po yon. Ang pinaka-punto kasi kung bakit kina-qualify ang human trafficking is for the imposition of the highest penalty as provided under the law. Alam nyo po ba ang highest penalty supposed dyan sa qualified human trafficking ay death, kamatayan. Alam nyo, ang problema lamang, wala po tayong kamatayan ngayon kasi meron pong umiiral na Republic Act 9346. Noong 2006, ito po ay naaprubahan ni Gloria Macapagal Arroyo, ang dating presidente. At sinasabi po doon, that act prohibits the impositions of death penalty.
Alam nyo kasi ang death penalty provided under Republic Act 7 69 75 79 65 I do not know the anti-heinous crime act provisions ano, hindi ko na maalala yung particular figures, pero ito po ang nag-provide ng reimposition of death penalty, at ito po ay through lethal injection by another law, Republic Act 8177. I hope tama yung mga pagkakaalala ko, no, the lethal injection act. At ang kauna-unahan nga po dito na naging ehemplo o nasalang po sa lethal injection ay si Leo Echegaray. Ngayon, kung wala lang sana yung Republic Act 9346, edi sana merong kamatayan sa ngayon. Pero wala, kaya ang highest penalty provided under the law is life imprisonment. At alam naman po natin na kapag ka either reclusion perpetua o pagkakakulong ng 20 years and 1 day to 40 years or life imprisonment ang maaaring maging kaparusahan sa sino mang naakusahan ng paglabag sa batas, at kung malakas ang ebidensya, hindi po sila makakapagpiyansa. Bail is a matter of right. Pero pagdating po sa ang penalty ay reclusion perpetua or life imprisonment at malakas ang ebidensya, hindi po sila papayagang magpiyansa ng korte. At ganun, tingin ko yung mga naiisip ng mga taong nagtatago na ito, kasi alam nila sa kanilang mga sarili na malakas ang ebidensya sa kanila. Kaya ang gagawin nila, magtatago na lamang, dahil pagkasumuko sila, makukulong po sila during dependency of their case or during trial. Kulong sila dyan unless ma-acquit sila, katulad po nung nangyari kay Leila De Lima. Kaya itong kaso na itong kakaharapin ni Harry Roque, seryoso po ito mga tol. At pagka nagkataon, nalabasan ng warrant of arrest dito si Harry Roque at siya'y mahuli, makukulong po siya. Yan ang tinatawag na karma is real. Diba? Pinagpiestahan nila noon si Leila De Lima, nakulong ng 7 taon. Eh, tingin ko, makukuling din ito si Harry Roque. Ewan natin kung maa-acquit siya, katulad nung nangyari kay Leila De Lima. O, tuloy tayo sa pakikinig dito, mga tol. Yun, mga ginawa na mag-uugnay sa kanya doon sa mga illegal na gawain netong Lucky South 99. Kaya nandun ang aming nandun yung aming aksyon to be able to put all of this in one case folder, no? Para pag sumiti namin sa panel of prosecutors sa DOJ, mapapangiti kami sapagkat sa aming palagay, ito ay isang matinding leksyon sa atin lahat, sa aming lahat na nasa gobyerno, na habang nasa gobyerno kami, nagsisilbi sa taong bayan, we must be faithful and honest to the oath of service that we took. Yung the fact na natagpuan yung isang puganting Chinese, minaresto pa isang Chinese at yung person of interest niyo doon sa Porac Pogo Hub investigation niyo ay nalocate niyo doon bilang isang umuupa sa bahay ni Harry Roque sa Tuba, Benguet. Kasama po ba 'yon sa mga inihahanda niyong ebidensya para sa mga ikakaso niyo sa kanya? That is not material to the case that we are preparing to file against Mr. Roque Christian. Sapagkat yung taong yon na nahanap doon sa kanya, bagamat alam namin involved at bugante sa China, involved sa mga pagpapatakbo nitong mga illegal na gawain ng Pogo, hindi ho yun material sa kaso doon sa isasampa namin sa kanila laban dito sa kanilang participation sa Lucky South 99. So, pag tinanong ko kami, ano pang ebidensya meron kami? Siyempre, I will not give that no in specifics, pero masasabi po natin we have documentary evidence and we have testimonial evidence na magtuturo hindi lamang po sa kay Ginoong Roque kundi sa ilang mga tao pa na nandoon sa matrix na ipresenta ng ating mga senador at ng ating mga kongresista doon sa kanilang mga ginawang hearing. Okay. Alam niyo mga tol, sa totoo lang, hindi na ako excited dito kay Harry Roque kasi alam na natin na makakasuhan ito. What is interesting dito is kung yung mga nasa isip ninyo at nasa isip ko ay makakasuhan.
Wag na tayo mag-mention ng name, mga tol. Kilala nyo naman kung sino yung nasa isip ko at nasa isip ninyo eh. Pero i-code ninyo, pwede nyong i-code. Okay. So, ang pananagutan ni Harry Roque in connection with your investigation doon sa Pogo Lucky Hub South sa Porac. Okay, yes, sa Porac, Pampanga. Okay. So, ibig sabihin, you're not buying his argument na hindi siya nag-abogado dito sa Lucky South 99. That is clear. Una, hindi kami naniniwala po doon. Ipakita naman po ng mga kongresista po iyon with regards to what they dub as attorney-client relationship. No. But lawyering itself will not be it's not the end all of our evidence against Mr. Roque, no? Marami pa po kaming nakuha, nakalap ng mga ebidensya nitong nakaraang dalawang linggo, Christian, no? So tuloy-tuloy lang po ito. Ito yung mga bagay na hindi niya pa ma-divulge, no? Pero yung sinasabi niya, meron testimonial evidence, tama po ba? Against him? Meron din po tayo mga testimonial evidence, Christian. Bumaliktad ba sa kanya yung si Mr. Supranational or hindi naman ito kasama sa mga titistigo laban sa kanya? Ah, hindi naman po. Hindi naman po namin kinausap si Mr. Supranational kasi we don't want to go into... Bakit naman Supranational? Unfair naman kayo, Christian and Winston eh. Nagpapatawa lang ako eh. Ang dami kasing Supranational. Bakit hindi niyo pangalanan kung sino yung supranational na yan? Oh, di ba? Yung supranational kasi tinutukoy dito, mga tol, ito po yung De La Serna. Ito po yung Executive Assistant 3 ni Harry Roque sa panahon ng panunungkulan niya bilang spokesperson ng Palacio noong mga panahon na siya'y nanungkulan kay Rodrigo Duterte. Pero in particular, the covered period of De La Serna's appointment ay from January to December 2021. At siya po ay pinasahod ng taong bayan ng hindi po bababa sa 54,000 pesos kada buwan. Di ba? Galing ano? Details na maaaring maging inconvenient, no? So, ang aming paniniwala, hindi naman material yung kanyang testimonya doon sa isasampa naming kaso laban kay Ginoong Roque. Kumusta pala, sir? Kasi di ba ang nabanggit nyo nung huli po tayo nag-usap ay meron siyang hiniling sa korte na hindi isa publiko o i-disseminate yung natagpo ang bank records na nakapangalan di umano sa kanya doon sa raid niyo po sa Porac, Pampanga. No? Ano po bang update dito? Hindi lamang po yun, hiniling din po niya doon sa korte na makwash po yung warrant na naging silbi ng naging basehan ng aming aksyon doon sa Porac. So that was denied due course by the executive judge sapagkat marami pong pagkakamali at kulang-kulang doon sa kanyang isinampang omnibus motion. But then again, Christian, kahit po yun ay na-deny ng due course ng korte, kami rin po ay sumagot. Sinagot po yun ng CIDG. At kami naman po sa PAOK ay nagda-draft din po ng aming sagot para yung dalawang ahensya na kanyang in-implead doon sa kanyang motion ay parehong sasagot dito sa kanyang aligasyon. Ang tagal ng tanong ni Christian Esguera, saan ko kaya banda rito napanood yun? Ano? But anyway, mga tol, kung gusto nyong panoorin ng buo ito pong vlog na yan ni Christian Esguera, mahahapyawan nyo po dyan yung parang pasubali kung sino yung godfather. Ha? Sino ba yung godfather? Pangalanan natin? Siyempre hindi, di ba? Di naman tayo tanga para magpangalan dito na maaaring makasuhan po tayo ng cyber libel. Pero kung sino yung iniisip ninyo at nasa isip ko, yun po si godfather. Ha? Ganun lang po yun. Hintayin na lamang po natin kinalaunan kung ito bang sinasabing godfather na ito ay makakasuhan. Hopefully, makasuhan po. Napakarami ng kaso nun. Samot-sari na ang kakaharaping kaso tapos meron pa rito. Oh yeah. With that, maraming salamat sa inyo mga tol.